in this video, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po i-withdraw ang Flero token from Wemix Wallet to Gcash. So kung kayo po ay naglalaro ng every farm at hindi nyo pa po alam paano po mag-withdraw from Wemix to Gcash, panoorin nyo po ang video na to. So bago po tayo magpatuloy, kung first time nyo po dito sa aking channel, my name is Mia. Andito nag-upload po ako ng mga video about po sa mga application and website na pwede po nating pagkakitaan gamit lamang po ang ating mga cellphone at internet. So kung gusto nyo po makapanood po ng mga ganitong video, hit that subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated kung meron po akong mga bagong uploads. So first, para po sa mga hindi nakakaalam, ang Flero token po ay na-earn po natin from playing Every Farm. So Every Farm is a farming and cooking game kung saan dito kailangan na po nating mag-ipon ng heart. And ito nga pong heart is ito po yung pwede nating i-convert into Flero token. So in a way, this is a free-to-play to earn game. Ibig po sabihin, pwede po tayong mag-cook dito, makakuha ng heart at mag-earn po ng Flero token nang wala pong ginagastos. And though kailangan po nating mag-hold or mag-deposit po ng at least 1 Flero token sa atin pong Wemix Wallet para po makapag-cook tayo, pero ayun nga, hindi naman siya makukuha every time na magluluto po tayo. So ibig sabihin, for example, kung ayaw nyo na pong mag-earn and ayaw nyo na pong laruin ang game, pwede nyo pong i-withdraw kung magkano po yung diniposit nyo pong Flero token sa inyo pong Wemix Wallet. So wala po talaga tayong gagastusin pag ganon, kasi nga po, mawi-withdraw naman natin yung diniposit po natin. And ang price lang naman po ng isang Flero token as of now is nasa 12 pesos lang naman siya. So hindi po siya mabigat sa bulsa. And pwede po kayong makapag-deposit ng Flero token sa inyong Wemix Wallet through Gcash payment. So kailangan nyo lang po maghanap ng mga nagbebenta po ng Flero token sa Facebook. So ayun nga, magbabayad kayo through Gcash and isi-send po nila sa inyo yung Flero token directly po sa inyong Wemix Wallet. So ngayon, kung wala naman po kayong mahanap na nagbebenta po ng Flero token, pwede nyo po akong i-chat sa akin pong Facebook page. Magbebenta po ako ng a minimum of 1 Flero token sa kung sino man po yung gustong bumili para ayun nga, at least meron po kayong pang-start para po makapag-cook at makapag-earn po ng more Flero token. So ngayon, let's proceed po sa ating first step. So magsisimula po tayo dito sa ating every farm. So sisimulan po natin sa conversion po ng heart to Flero. So punta po tayo dito sa shop. And then click natin exchange. So kailangan lang po nating i-connect yung ating Wemix Wallet dito. So kailangan po nating i-confirm. Ayan, so meron po akong 7 na Flero tokens sa akin pong Wemix Wallet. So as of now, ito po yung exchange rate ng heart to Flero. So kailangan po natin dito ng 122 na heart plus meron po siyang parang transaction fee. So a total of 135 na heart po yung kailangan natin to convert or to exchange 1 Flero token. But anyway, nagbabago po ito, depende po sa conversion din po ng Flero to Wemix. So ayun nga po dito, meron po akong 150 na heart, so pwede po ako dito. So pag ganon, so click natin exchange. And mapupunta po tayo dito sa atin pong Wemix Wallet. Kailangan lang po natin siyang i-confirm dito. Ayan, click lang po natin dito yung allow. And then click natin OK. And ayan, kailangan ulit natin ditong i-confirm yung ating transaction by entering our signature or yung atin pong password ng ating Wemix Wallet. And click natin OK. So ayan, signature completes. Click natin OK ulit. And mababalik po tayo again sa atin pong every farm. And nakalagay dito, the exchange is processing. Ayun, nakalagay nga po dito, exchange is complete. So click natin OK. So ayan, as you can see dito, meron na po akong 8 Flero sa akin pong Wemix Wallet. And ayun nga, 15 na lang po yung natira kong heart. So ngayon, punta na po tayo sa atin pong Wemix Wallet. So for the second step, kailangan lang po nating ibenta yung ating Flero token into Wemix Credit. So to do that, click lang po natin itong Flero natin. And then open po natin itong ating DEX or Decentralized Exchange. So ayan nga po, as of now, yung price po ng isang Flero token into Wemix Credit is 0.1199. So click lang po natin dito yung sell. Dahil nga po magbebenta tayo. And dito naman, enter po natin kung magkano po yung Flero na ibebenta po natin. So ang minimum dito to sell is
1 Flero token. So, dito is magbebenta lang po ako ng 5 kasi ito po yung total na na-earn ko po from playing every farm. So, ayan, dito po, meron po siyang fee na 0.0053955 na Wemix credit. So, anyway, centavos lang po ang halaga niyan. So, ayan nga po, ang makukuha ko na lang dito is 0.5995 na Wemix credit. So, ayan, click po natin ang sell. And click natin sell again. And dito, kailangan lang po natin i-confirm yung ating password. And click natin OK. So, ayan, after that, signature complete. And after that, punta po kayo dito sa order and hintayin nyo lang po na mabenta siya. So, dito po is, yung nabenta pa lang sa akin is 1 pa lang siya. So, hintayin ko pa po na mabenta siya lahat. And after that, kailangan lang po natin siyang i-collect. A few minutes later. So, after a few minutes, nakalagay na po dito, traded complete. So, medyo natagalan po siya kasi po bigla pong nagbago ang price. Pero, ayun nga, malalaman nyo naman po pag na-sell na po yung inyong order kasi po pwede nyo na siyang i-collect. So, click nyo lang po itong collect. And dito, kailangan nyo lang i-confirm. Click nyo OK. So, after that, enter po ulit natin dito yung ating password. And click natin OK. So, ayan, after that, balik po tayo sa ating wallet or sa ating pong assets. So, dito nga po, meron na lang po akong 3 Flero token. So, mapupunta po yung ating binenta po na Flero dito po sa ating Wemix credit. So, meron na nga po ko ditong 0.6. So, ngayon, for the third step, kailangan naman po nating i-convert itong ating Wemix credit into Wemix. So, click natin Wemix credit. And click natin exchange to Wemix. So, enter lang po natin dito kung magkano po yung Wemix credit na i-exchange po natin into Wemix. So, enter ko lang dito sa akin 0.61. And ayan, after that, click natin next. So, ayan, dito po nakalagay yung balance ko is 0.6 and yung exchanging amount is 0.61. So, meron na lang po akong matitira na 0.002 kasi nga po meron siyang transaction fee na 0.005. So, after that, click natin next again. And again, enter po natin yung ating password. So, nakalagay dito exchange in progress. So, ayan, exchange completed. So, click natin OK. And refresh lang natin yung ating wallet. And ayan, makikita nyo na nga po dito na nadagdagan na po yung aking Wemix. And ang value po niya as of now is $4. So, for the fourth steps, kailangan na po nating isend ang ating Wemix token sa mga exchanges kung saan pwede po siyang i-trade or i-convert. So, dito po makikita nyo po yung mga exchanges kung saan listed po ang Wemix na pwedeng i-trade. So, ayan, nandito po yung Betham, Get.io, Mixi Global, Corbit, at marami pang iba. So, kung meron na po kayong mga account sa mga exchange na to, so, go for it. Doon nyo po siya i-trade. Pero sa mga wala pa, I recommend na gumamit po kayo ng OKX exchange. Kasi nga po sa OKX, pwede po tayong mag-trade, pwede po tayong gumamit sa kanilang P2P nang hindi po tayo nag-verify ng ating account or hindi po tayo dumaan sa kanilang KYC. And ayun nga po, P2P po yung kailangan natin gamitin para nga po yung payment is directly po sa ating Gcash. So kung wala pa po kayong account sa OKX, so gumawa lang po kayo, madali lang po siyang gawin. And meron po tayong link dyan po sa ating description box. So, ayun nga, pupunta po tayo sa ating OKX. And then, dito po, click lang po natin itong assets. And click po natin ang deposit. Enter lang po natin dito sa search button ang Wemix. And click lang po natin itong Wemix token. And dito naman, kailangan po nating piliin yung network. So, dapat Wemix Clayton siya. So, as of now, ito lang naman din yung available po na network po dito sa OKX. So, ayan, after that, makikita nyo po dito ang deposit address. So, copy nyo lang po yan. Ayan, so copy na yan sa inyong clipboard. So, nakalagay pala dito yung minimum deposit is 0.00000 blah blah blah.
na Wemix. So, napakababa lang po talaga ng minimum deposit dito. Nakalagay din po dito, deposit arrival is after po 30 confirmations and withdrawal unlock is after 120 confirmations. So, ayan, after that, dahil nakapin na po natin yung ating deposit address, so, balik po tayo sa ating Wemix wallet and click natin Wemix. And dito, click natin send tokens. And dito, enter lang po natin yung address na kinopy po natin sa OKX. So, enter po natin dito or click na lang po natin itong paste kasi nakopy naman po siya sa ating clipboard. Ayan. So, of course, kailangan nyo po yung i-check. Ayan, kailangan nyo pong i-check ng mabuti. And after that, click nyo po next. And dito naman, enter po natin kung ilang Wemix po yung isesend po natin sa OKX. So, makikita nyo po dito na free po yung pag-send po ng Wemix to OKX. So, dito enter ko lang po sa akin 2.18. And click natin next. So, yun nga po dito, check nyo pong mabuti yung inyong transaction. Ayan. So, wala po siyang fee. So, yung ma-receive ko po na total amount sa akin pong OKX account is 2.18. Ayan. So, after that, click natin ang transfer. And again, enter po ulit natin yung ating password. So, ganito po kahalaga ang password dito sa ating Wemix wallet. So, make sure na huwag nyo pong kalimutan ang inyong mga password kasi hindi po tayo makapag-transaction dito kung nalimutan po natin yung ating password. So, sayang po yung mga token po natin or mga cryptocurrency po natin na nandito po sa Wemix wallet pag nalimutan po natin yung ating password kasi hindi na po natin yan mawi-withdraw. So, ayan. Click natin OK. So, ayan. Mali siya. So, enter ko lang ulit. Ayan. After that, click natin OK. And ayan nga po nakalagay dito token transfer completes and meron din po tayo ditong notification from OKX. So click natin OK. So refresh ko lang siya. So ayan makikita nyo po dito na ito na lang po yung natira kong Wemix. So ngayon punta na po tayo sa ating OKX. So ayan makikita nyo nga po dito recent transactions deposit Wemix 2.18. So makikita po natin yan dito sa funding. So, ayan, nandito po yung aking Wemix token from Wemix Wallet. So, ngayon, let's proceed po sa ikalimang steps. So, kailangan po nating i-transfer ang ating Wemix token from funding account to trading account. So, to do that, click po natin itong transfer. And dito po, piliin po natin yung cryptocurrency. So, of course, enter po natin dito yung Wemix. So, click natin Wemix. And then, nakalagay nga po dito, from funding account to trading account. So, click natin transfer all. And click natin confirm. So, ayan. Okay na po yan. So, puntahan po natin yung ating trading account. So, ayan. Nandito na nga po available 2.18 na Wemix token. So, ngayon, kailangan na po natin itong i-trade sa USDT. So, dito nga po pala sa OKX, sa USDT lang po natin siya pwedeng i-trade, which is much better kasi nga po USDT is a stable coin. So, hindi na po pabago-bago yung price ng atin pong cryptocurrency. So, to do that, punta po tayo dito sa trade. So, dito naman, click lang po natin itong sell. And ayan, stay na lang po siya dyan sa limit order. So, as of now, yung limit order niya is yung value po ng isang Wemix token is 1.717 USDT. So, kung gusto nyo pong ibenta lahat yung inyong Wemix, so ayan, click nyo lang po itong 100%. And ayun nga po, dahil medyo bumaba po yung price niya. So, yung 2.18 Wemix ko is mabebenta po siya sa halagang 3.74306 na USDT. So, ayan. After that, click po natin sell Wemix. So, after that, click nyo lang po itong confirm directly. So, wag nyo na lang pong galawin kung ano po yung nandyan. So, after that, para makita nyo po na nabenta na po yung inyong Wemix, so, punta po kayo dito sa assets. And ayan, makikita nyo nga po dito, wala na po akong Wemix. So, nandito na po siya sa aking USDT. So, ngayon, balik po tayo sa ating assets. And, punta po tayo again dito po sa trading.
So ngayon, kailangan po ulit natin itong ibalik sa atin pong funding account. So to do that, punta ulit tayo dito sa transfer. And ayun nga, trading account to funding account. And click nyo na lang transfer all kung gusto nyo siyang i-transfer all sa inyong funding account. And click nyo po confirm. So ayan, transfer successfully. So balik po tayo sa atin pong funding account. So ayan, nalipat na nga po siya dito sa aking funding account. So dahil meron po akong 1 USDT na balance, so naging 4.6555 USDT na po yung aking total balance. So let's continue po sa ating panghuling step. So ito po yung best part kasi isesend na po natin ito sa atin pong Gcash. So to do that, punta po tayo dito sa home, dito sa OKX. And then punta po tayo dito sa P2P trade. So dito is-click natin sell kasi nga po magbebenta tayo ng USDT. And ayun nga po dito, kailangan po nating maghanap ng buyer na mababa lang po yung order size or yung minimum na binibili po nila. So dito po, pwede tayo dito sa Rodalisay 2021. Kasi nga po, yung order size niya is pwede po 70 pesos to 5,000 pesos. So make sure nyo din po na nakalagay sell. Kasi nga po, for example dito, unqualified tayo. So, yung mga ganitong buyer is hindi po sila bumibili sa mga nagsisell na hindi po verified yung OKX account or hindi po dumaan sa KYC. So, ayun, make sure nyo po na meron pong nakalagay na sell. So, ayan, dito nga po kay Rodalisay 2021, yung bilihan nyo po ng isang USDT is 58.90 pesos. And yung payment niya lang po is Gcash. So, ayan, click po natin sell. And dito, enter nyo po kung magkano po yung amount na isi-sell nyo. So, sa akin, ibebenta ko na lang siya lahat. So, dito po yung 4.65 USDT ko is mabebenta po siya sa halagang 273.88 pesos. So, click natin sell USDT. And ayan, dito po, kailangan nyo lang po mag-agree dito po sa kanilang user agreement. So, make sure na naka-check po yung box and click natin OK. And ayan, after that, nakalagay po dito, sell confirmation. Ayan, unit price is 58.90 and quantity po is 4.65 USDT. And ito nga po yung amount na ma-receive ko. And nandito po yung ating payment method na Gcash. So, sell po natin. Click natin sell. So, ayan, after nyo pong i-sell, make sure po na i-confirm nyo po sa inyong Gcash na na-receive nyo po yung pera. So, ayan, nakalagay nga po dito, pending for buyer's payment. So, hintayin po natin na makareceive po tayo ng cash sa atin pong Gcash. So, ayan, check ko muna dito sa aking Gcash, no? So, meron po ako ditong balance na 2.82. So, ayan, dito na naka-receive po ako ng confirmation from OKX, buyer paid for order, confirm that you received payment. So, pag ganito po, make sure na i-check po natin sa ating Gcash kung na-receive ba po natin yung amount. Ayan. So, ayan nga po, dito meron na po akong 276.70 pesos. So, that means na nagbayad na po ang buyer. So, balik po tayo sa OKX. So, ayan, after po nating ma-confirm na na-receive na po natin sa ating Gcash, yung bayad po ng buyer, so click na po natin itong release crypto. And then dito, enter lang po natin kung magkano po yung na-receive po natin sa atin pong Gcash. So, enter ko lang dito, 273.88. And, ayun nga, click natin confirm. And nakalagay nga po dito, order complete. And ayan, makikita nyo nga po dito na wala na pong laman yung aking OKX. So ayan lamang po, ganun lang po kadaling mag-convert po ng Flero token or ng ibang token na available po sa Wemix Wallet papunta po sa ating Gcash. So medyo intimidating po ito para po sa mga bago po sa mga play-to-earn game na based on blockchain and bago po sa cryptocurrency. Kasi marami po tayong pagdadaanan. Pero ayun nga, pag nakasanayan po natin ito, madali lang po talaga itong gawin. So sana po nakatulong po ang video na to para po sa inyo na hindi pa po alam kung paano po mag-convert ng token from
Wemix Wallet to Gcash. So kung meron po kayong mga katanungan about every farm, about Wemix Wallet, about other free play-to-earn platforms, so comment down below. And if ever nagustuhan niyo po ang video na to, hit that like button. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated kung meron po akong mga bagong video. Once again, this is Mia. Thank you so much for watching. Until next time.